Pinaghahatak ng mga tauhan ng MMDA ang mga sasakyang ilegal na nakaparada sa Santa Mesa, Maynila. Yan ang unang balita ni Isa Avendaño Umali ng Super Radio DCWB. Isa? Susan, panibagong clearing operations ang isinagawa ng MMDA Task Force dito sa lungsod ng Maynila. Ito sa bahagi ng Larvizabal Street Corner, San Jose Street sa Sampaloc. Maaga pa lamang ay dumating na yung mga tauhan ng MMDA Task Force, pati mga towing trucks sa pinangunahan ni retired Colonel Bong Lebrija. At sa mga oras na ito, kabilang sa mga nahatak ay mga pribadong sasakyan at mga tricycle. Ang lugar na ito ay sinasabing inireklamo sa Citizens Complaint Center 8888 dahil sa double parking ng mga sasakyan ng mga residente. Dahil sa mga magkabilang side niya, yung parking ng mga sasakyan, pahirapan din yung pagpasok at paglabas ng ibang mga dumaraang sasakyan, lalo na kapag may emergency. Samantala, napuntiri rin ang isang malaking truck na ipinarada sa mismo tulay sa Larvizabal Street. Ito ay nasa gitna pa mismo ng tulay, kaya naman sinasabing abala sa mga motorista at atake din ito ng MMDA. Para sa unang balita, ako si Isa Avendaño Umali ng Super Radio DZWB. Isa, itong lugar kung saan nagkaroon ng clearing operations ang MMDA, ito ba dati na nilang ino-operate o ngayon lamang? Kasi di ba parang, halimbawa, ako yung motorista na nabatakan na dati ng sasakyan, meron akong penalty, di ba? Bakit ako uulit pang pumarada dyan sa mga lugar na alam ko namang madalas ino-operate ng mga otoridad? Kanina, Susan, batay doon sa pakikipag-usap ko kay Colonel Bong Lebrija, sila'y bumabatay talaga doon sa mga nakukuha nilang reklamo doon sa hotline 8888. Kanina dumating din yung mga barangay chairman kasi dalawang barangay daw yung nakasakop doon sa lugar. At ang sinasabi, pinakikiusapan naman nila yung kanilang mga residente na huwag mag-double parking sa lugar. Dahil halimbawa, Susan, kapag may sunog, hindi makakadaan yung truck ng mga bumbero doon sa area dahil sa sikip ng mga kalsada. Ang binabanggit ni Colonel Lebrija na dadaanan naman nila yon, ilang araw nilang dinaan surveillance yung area dahil nga sa mga reklamo na kanilang nakakalap. Oo, so ibig sabihin talagang nakikita natin sa video na pinadala mo, ayan, no, naka-double park, talagang malaking ano yan, abala yan, lalo na kung may emergency, halimbawa nga may sunog, hindi makakapasok agad yung bumbero, edi siyempre yung pinsala, imbis na maliit lang, ay lalaki pa. So ano kaya ang pwedeng gawin dyan, ang anong action pa, unang-una ng mga taga-barangay para matiyak na hindi na uulit yung mga pumaparada dyan? Oo. In fairness naman, dun sa dalawang barangay captain na nakausap ni Colonel Bong Lebrija kanina, sila ay handaan naman na makipagtulungan sa MMDA para nga matiyak na hindi na mauulit itong double parking. Susan, kung makikita mo nga yung kasulukuyang sitwasyon ngayon doon sa area o sa lugar na isinagawa yung clearing operations, maaliwalas pala yung lugar kung walang mga sasakyan sa magkabilang side. Oo. Nakita mo, malapad pala yung kalsada. Yun nga, malapad pala yung kalsada at talagang madadaanan ng iba pang mga sasakyan. Kaya ang pakibusap lamang ni Colonel Bong Lebrija sa lahat na mga barangay chairman, hindi lamang dito sa lungsod ng Maynila, kundi sa iba pang mga lugar na kanilang pinupuntahan o dinadalaw, sana kapag nag-clearing operations, ipagpatuloy, di ba, yung sitwasyon, hindi yung babalik din, yung ibang mga sasakyan, at balik sa, kumbaga, yung normal nila, na yun nga, magkabilang panic, ang daming mga sasakyan, mga illegal na nakaparada. Oo, so, siguro dapat, Isa, dalasan talaga yung kanilang operasyon dyan. Mga, para kahit papano, di ba, pagka lagi ka natitikitan, medyo masakit din sa bulsa yon, mapaulit-ulit kang titikitan, di ba? Saka malayo, malayo yung kanilang pupuntahan para kuhanin pa yung kanilang stress sa tuman na marikina kasi usually dinadala yung mga nahatak na mga sasakyan. Okay. Salamat, Isa! Isa Avendaño Umali po ng DCWB. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.